ating hashtag Wellness Wednesday. Syempre, Rainer Shine, kailangan ipagpatuloy yan. Ano, syempre, lalo na po now more than ever dahil ito ang napapanahon ng ating pag-uusapan. Kasama ang ating minamahal na si Michelle Viesca. Siya po ay ating personal effectiveness coach and corporate communications guru. Good morning, Michelle. Good morning, good morning. Michelle. Good morning. Hello there. Hi, Rina. Good morning. Maganda yung topic ni for us. Napapanahon talaga, very timely ito, no? Kasi extended, no? Tama ba ako, Rina and Ate Beth? Extended yung ating MECQ dito sa ano. Well, kung nasaan kami, no? Extended season. Pang ilang season na ba tayo? I don't know. Oo. Marami na daw ang, ano, Ma'am Sheila, na ba-burnout dito sa ating situation, dito ako sa ating din. New normal. Kaya magandang pag-usapan natin this morning yan. Mm-hmm. Kung paano ba tayo makakahon dito sa ating new normal burnout. Ano ba yung new normal burnout na yan, Ma'am Sheila? Ito, oh. Well, it's definitely something that we're all very familiar with, a form of exhaustion na you feel you're constantly swamped, nakakaramdam ka rin ng emotional drain, may fatigue ka rin nararamdaman on a constant basis. So how many months na through this new normal, parang paulit-ulit, and now we're even dealing with digital burnout, you know, with the regular Zoom meetings, ang movements natin from screen to screen, tapos ang pampatulog natin, mobile, may mga sinusundan tayo na news. So it's very easy to be burned out given the lack of busyness or the presence of too many things that we're doing. But I think what we have to recognize here is that apart from being the result of compounded stress, burnout is actually the result of doing too much of the wrong thing. So kung gusto mo yung ginagawa mo, kung masaya ka, you don't normally feel burned out. But if it is already wrong, o medyo may mali na sa naging routine mo, then that's when burnout happens. Ganun pala yun, no? Aminin ko, no? Karamihan sa atin nakakaranas na nito, no? And parang recently talaga, na alam mo yung parang yung wala ka naman masyadong ginawa, pero pagod na pagod ka. Ito pala yun, ano? Michelle, may tanong ako. Na-mention mo na ano, di ba, na baka nga, parang pakiramdam ko kasi minsan, alam mo yung stuck in a rut ako, na parang araw-araw feeling mo walang pagbabago, para feeling mo na same blank, different day, no? How do you deal with that, ano? Para kasi it's too easy than said than done yung ano. Kasi personally, nakakamiss talaga yung ano eh. Di ba? Yung the normalcy of living, yung you get to socialize, you get to talk to people. Kapag yung ganyan, na alam mo yung ano, para feeling mo you're jaded, you're stuck in a box, sa parang ano, how do you deal with that kind of ano, yung ganong emotion, na para feeling mo, ay, parang, alam mo yun, parang bagot na bagot ka na sa ano, sa sitwasyon mo, dahil sa burnout ka na sa lockdown, ganyan-ganyan. Well, you've described it perfectly, Ikay. As a matter of fact, World Health Organization, long before all these things in the new normal started happening, 2019 pa lang, na-declare na that workplace burnout is an occupational phenomenon. So it's classified under the international classification of diseases. Imagine that. Mm-hmm. You feel depleted, you feel exhausted, hindi ka makafocus, and you feel cynical. And especially now in the new normal, we feel detached from our many situations. So, imbis na maging more compassionate ka, the stream of stressful headlines, yung mga news na nakaka-apekto sa atin, ends up making us over-fatigued and unable to cope. So, yung mga pwede natin gawin, there are a lot, of course. But first, we have to identify kung ano yung stages. So, nag-uumpisa sa honeymoon phase, yan yung nararamdaman mo. And then, yung onset
of routinary stress, and then nagiging chronic stress, and then it gets to the burnout, and then what we're dealing with now is habitual burnout. So many of us are prone to that sense of failure, self-doubt. You have all the reasons to be happy because you're with your family, but there's that feeling of helplessness. You feel trapped and defeated. Detached ka rin kahit kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, and you are not so motivated. In the process, anong nararamdaman natin? Day in, day out, we now feel more cynical. So we talk about being optimistic, pero it can be overwhelming kasi everything that causes us to have a negative outlook, nandyan. We are not as satisfied or as accomplished despite the opportunities that are ahead of us. So, pwede nating umpisahan, Tika, yung kailangan pag natutulog ka, restful sleep talaga. Ilayo mo yung mobile phone sa tabi mo, i-turn off mo kung pwede. Kasi marami naman sa atin talagang naging Zoom zombies na eh. So, whether valid yung mga Zoom meetings or pwedeng iset aside, we are part of that routine. So, spending time with our loved ones is one thing that we got to appreciate. Pero really spend time with our loved ones. Makipag-usap ka. You know, it's tanungin mo how everyone is. Yes. And also give yourself space. Yung boundary, very important yun. Kasi when you have that alone time na nakapag-replenish ka ng energy, you get to figure out kung ano yung naging tama sa araw mo, kung ano yung naging mali. Mm-hmm. And thus, many would resort to meditation, to yoga. Diba may mga exercises? You really have to move your body. It's something that we all need. Complemented, of course, by good diet. So, nutritious meals. Madaling umorder ng umorder, pero mas alam mo kung ano yung ititimpla mo sa pagkain mo. And when in doubt, drink water. 8 glasses of water a day. At ang coffee, ang soft drinks, hindi yan water. Iwasan. Okay? Yes, iwasan. Bawasan. Okay? Hydrate yourself. So, those are just some of the few things that we can do. Actually, tama ka dun sa mga na-mention mo kasi yung pagkain, it also affects your mood within the day, no? Pero Ma'am Sheila, gusto ko nang balikan yung earlier na-mention mo. Kapag sabi mo, kapag mahal mo yung trabaho mo, hindi ka na-burn out, is there any situation na mahal mo naman yung trabaho mo, but it's just that you just needed a break? Kasi normally, di ba, may mga break naman tayo na yung pre-pandemic, what we do is we go out of town, we do yung mga ganyang normal things. Yung ngayon, okay, kasi yun yung nawala eh. Nandito lang tayo sa loob ng bahay natin, di ba? So, can you actually love your work but also experience burnout? Oh yes, definitely, Rina. Many of us are going through that. We start off doing something that we love. Kaya lang, our inability to turn off. Imagine 8 hours, 10 hours of online meetings, no? Or if you're not in online meetings, you're looking at your phone. So absorbed social media. Yes, it's draining. That's true, and it's toxic to our brain. So pag yung toxicity nito sa mga neurons natin, naka-affect sa pag-iisip natin. Then no matter how much we love what we're doing, we can feel drained. We can feel depleted. This is burnout happening on a daily basis. Tapos, paulit-ulit lang, burnout is real. Kahit ganong kamahal mo yung trabaho mo. Totoo yan, Ma'am Sheila. Marami talagang nakakaranas ito, no? Ms. Sheila, na-mention mo yung na-mention mo na rin yung stages and then yung mga possible situations, ano? With that, for example, di ba, yung alam mo yung ano, wala ka lang makitang ano, parang wala nang pagbabago, ganyan-ganyan na naman, no? Pataas na naman na pataas yung kaso. How do you see the light at the end of the tunnel? In a time, how do you keep optimistic, di ba?
na parang paano mo ba ipapasaisip yun sa sarili mo na lilipas din to na, 'di ba? Na darating ulit ang araw, masisikatan ulit tayo ng araw, 'di ba? How do you see that? Paano ba maano ulit yung mindset na yun? Minsan kasi ang hirap eh, no? Oo. Those are valid questions, ha, Kika. If you know how to ask the right questions, most likely, makakarating ka dun sa tamang answer. So, kung saan marin, lahat ng questions na tinanong mo, how do you start? Ano yung first step? Diba? And the first step in treating burnout is recognizing it. Nandyan yan. Huwag mong i-deny. So, do an assessment of yourself, of your situations. And you cannot do that when you're so involved in those situations or activities that have led to this burnout. So, iba na yung situation mo. Iba yung 2019, iba rin yung 2020, iba rin yung ngayon, 2021. O, iba-ibang levels and layers of burnout ang nangyayari sa atin. So, when you get to sit down in during your alone time, ano mo sarili mo? Ano ba yung mga bagay na kaya ko pang i-control? What are those things that I'm not in control of? Are you able to still make dinner with your family? O habang nagdi-dinner sila, ikaw nandiyan ka pa rin sa online meeting mo? I-identify mo rin kung ano yung mga priority habits na nakakatulong sa'yo and those that you need to set aside. Because at this point, they're no longer serving you. Maybe in the past, when you were in your element, yung madali, kayang-kaya mo. Kasi as mentioned by Rina, nakakalabas ka, you get to meet your friends, nabibreak ko yung routine in your day-to-day tasks. Pero ngayon, pagising mo sa umaga, may uumpisahan kang trabaho, middle of the day, ganun pa rin. And then, pagdating ng gabi, nakaupo ka pa rin dyan. So, it's undeniable. Maybe part of the self-assessment para makapag-isip ka, makapag-focus ka, i-turn off mo muna itong mga notifications na to. Yung kumbaga ng mga unang panahon, you go out with friends, you know, to have wine, to have coffee. Ngayon, i-turn off mo yung mobile mo. Habang nagre-relax ka dyan for 30 minutes or an hour. Parang okay din yung ano, social media detoxification, no? Paminsan-minsan. Yes. Para at least hindi ka nagpa-burnout. Di ba meron tayong tinatawag na gano'n na parang one week or two weeks kang hindi mo nagagamit ng social media, mag-off ka muna, para at least ma-detoxify ka. Tama ba? Yeah. Yeah. Rina, that's the digital detox. Yan yung sa ngayon, ha? That's, if not the king, it's the queen of all wellness tips. The number one pa rin, hydrate yourself. So, especially critical and challenging kasi ginagawa na lang natin eh. We're not so mindful anymore. And a lot of us have lost the boundary. Kaya talagang ita-time mo, you have to be time-bound when it comes to shutting down and doing your social media or digital detox. Mm-hmm. Yung iba naman, can you hear me na ba? Yes, I have problems with my ano audio eh. But anyway, ayan. Michelle, yung iba naman, sa social media, ano, parang dun sila nare-relax. Parang the whole day kasi nag-office kasi sa bahay, no? So, wala, dire-diretso talaga ang meetings. Yung asawa ko ganyan, kabi-kabila, naka-meeting. Tapos sa laptop niya, naka-meeting. Dun sa kanyang tablet, naka-seminar, naka-webinar. Tapos yung mga phone calls, as in, pati ako nasa-stress sa schedule. Mayat-mayat tumutunong. Pero, parang yung iba, nakakapag-relax naman sila. At the end of the day, magsa-social media naman sila. Baliktad naman, no? Magsa-social media naman sila. Kasi the whole day, walang social media kasi nagtatrabaho. Yung iba, ganun naman yung kanilang ano, ganun naman yung kanilang way para makarelax-relax ng konti at makaiwas sa burnout. Oo. Mm-hmm. Yeah. Parang escape, no? That's a very good point, Beth. Ha? So listen to your mind, listen to your body. Kasi kung yung social media is your escape moment, outlet mo yan para ma-break yung routine. Me-time mo yan, me-time. Oo, me-time. Kasi parang alam mo yung movie na Groundhog Day, yung pagising mo, ganun ang ginagawa mo, tapos kinabukasan, ganun uli. So
for many, yung panonood ng good movies, pagtutunin dun sa mga pag-update using social media, that's their time to, me time na. Kaya lang, babantayan mo rin. Pag habang nanonood ka or nasa phone ka, nagzo-zone out ka na, wala ka namang napaprocess na maganda, well, it's no longer going to be liberating. Siguro ang what the best thing that you can do for yourself, itulog mo na yan. Whatever will allow you to have a good night rest, to have that power nap. Oo, kasi marami sa atin, while we have all the time, or after a few minutes, tulog. Yes, and I was watching one program, I think Simon on UNTV kahit 21 days ka na walang pagkain, wala kang food intake, mabubuhay ka, but only 11 days without sleep can be fatal. So it can be detrimental, no? Talaga siya, yung imagine ko kung gano'n, ano, syempre marami ka ng mga naiisip, you're not in the right mind, tapos wala ka pang pagkain. That's intense right there. Lahat na halo-halo na. Actually, tulog talaga, Michelle. Ako madalas nga sa ngayon after, ilan na ba tayo? Magto 2 years na tayo, no? More than, ano ba? Makakapag ano na tayo, anniversary na dito. 1 year and 6 months na. Ngayong September. So ano na talaga tayo? Isang taon at kalahati na talaga tayo. 16 na, no? It's been that long. So gano'n nakahaba. Majority of us, nakadalawang birthdays na. Nararamdaman ko na rin yan minsan na, especially ang dami mong ginagawa. Mas marami akong ginagawa ngayon kasi nandito lang ako sa bahay. Ayan, nandito lang ako sa bahay. So parang paulit-ulit na lang. Before naman ganun din, kaya lang syempre you go to work, you see your friends, tapos masaya sa trabaho, nagkukwentuhan kayo. After work, kumakain pa kayo sa labas. Oo, di ba nakikipagkita pa tayo sa mga tao. And especially nilulook forward ko palagi yung mga weekend getaways, holiday. Totoo. So ngayon wala na, no? So sobrang hirap. You know, Michelle, what I learned, yung time management lang. Na Si ate. Pero time management daw importante din ng Ma'am Sheila. Yes. Oo. Ate Beth, tama yung type niya. Ayan. Tama yung point niya. Yes. Kasi especially now, no? Nandiyan na ba? Nakabalik si Beth? Gusto ko yung point niya. Go ahead, Michelle. Ayan, nagiginig natin. Try natin to ulit. Okay. Okay na? Can you hear me? Okay. Yes. I hear you loud and clear. Oo, ayan. Eh, yun nga, mga ba ako. Time management, no? Pag sumasarap, dumidilim na, nag-ano ka na, nagpo-closing ka na ng mga trabaho mo para matutulog at magre-rest ka na rin. At yung pagwala kang tulog, yun yung pinakamahirap. Pagpuyat ka talaga na ang hirap magdesisyon, ang hirap kumilos, mainit ang ulo mo, parang ganyan. Lahat na lang, naiisip mo na, yung pagod na talaga ako. Tama. And complementing that is what we normally prescribe during Wellness Wednesdays, yung self-care. So, kailangan time-bound ka talaga because now more than ever, self-care is vital. Pero madaling sabihin, kailangan mo talagang i-schedule. You have to manage your time. Kahit yung pagligo mo eh. Diba? Take your time. Hindi mo maisingit na makaligo ka, makapag-ayos ka. Alam mo, enjoy ko maligo ngayon. Enjoy na enjoy mo kahit wala naman makakaamoy sa'yo, diba? Parang nakaka-refresh talaga eh. No? It relaxes you eh. Yung feeling na gano'n, diba? It relaxes you. Kaya maligo tayo kahit wala tayong kikitain. Kahit maulan na yun ang panahon. Self-care yan. Totoo. Tsaka, time for yourself. Amuyin mo doon sarili mo na check mo kung nakakaamoy ka pa, diba? Ganun, mahalaga talaga ang ligo. Sheila, I have another question. Patungkol naman sa burnout naman dun sa mga bata or kahit hindi sa mga bata, dun sa mga teenagers na nag-aaral through Zoom. Diba? Parang sila din mismo, hindi ba sila nakaka-experience nitong mga tinatawag nating new normal burnout? And how can parents help them out?
when dealing with this new normal burnout? Kasi syempre yung mga bagets natin, 'di ba? Ano sila, ilang oras din sila diyan tapos 5 days a week din silang nakatutok dun sa kanilang mga laptops. Masyadong routine sa kanila, no? Oh, yes. Thank you, Rina, for that question because especially for our bagets, no? Ito ang burnout, mm-hmm. you would think, parang it's so associated with the millennials, eh. Dahil sa dami ng kanilang mga exposures long before the onset of the pandemic. So let's acknowledge, yes. kailangan nila ng intervention, especially in terms of making them more motivated to do the right thing. So while we know na kailangan natin mag-workout, kailangan natin ng routinary break, i-address din natin kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga family members natin, ng mga anak natin na hindi masyadong mindful when it comes to giving themselves a break. So, mag-usap kayo sa bahay, magtawanan kayo, mag-videoke uli kayo. You know, it's a kung gustong bumili ng libro, there are a lot of books online. Get your kids in that habit. O kasi, and it doesn't have to be related to what they're studying. Yun yung break eh. Kung magbabasa ka ng libro at yung babasahin mo, related pa rin sa ginagawa mo, that's not a break. Wala lang katapusan, di ba? Totoo. Yes, continuation lang yun. Also teach them yung mga simple stretching routine. Kasi alam natin, that's what been deprived. Yung mga activities ng ating mga anak, di ba, wala na tayong mapagdalhan sa kanila. A simple walk in the park, edyo challenging pa. Maraming hindi allowed sa malls. So, you really have to spend time doing something for the kids and being creative about it. Yung pagluluto na discuss natin dito, no, pagluluto sama-sama, sila yung magtitimpla, sila yung maghihiwa. So share some household activities. Yung hobby ni Beth as a plantita, we can involve our kids. Kasi kids, gusto nila talaga nag-experiment sila. Allow them to experiment and to have fun during the day. There are some kids who I'm training who have gotten into crocheting kasi yung mga lola nila, yes, sinuruan yes, sila. Nagagantili na rin ang kabataan ngayon. Maganda yan. Maganda yan. Nakagawa na sila ng mga outfit, ng mga gumot. Gumot. Na maliit para sa mga dolls nila. Complace na. Sa mga dolls, diba? Pero alam mo, Michelle, maganda lang din sa mga schools. To be particular sa school nung dalawa kong maliit, 4 years old and 5 years old, meron silang health break na tinatawag. Lalo si Kate, kasi si Gwen, 1 hour lang naman. Naririnig niyo ba ako? 1 hour lang naman. Yes. Si Kate yung 2 hours, pero may health break every 30 minutes. Parang 30 minutes na flag ceremony, tapos break, tapos isang lesson, 30 minutes. Isang subject, tapos break ulit, tapos yung last subject nila. So, hindi talaga sila 100% nakatutok for 2 hours. Though, ang parang sa DepEd, 2 hours lang dapat yung bawat mga estudyante. Ano. So, sa ganun, sa palagi ko, yung mga anak ko, hindi sila na-burn out na dahil sila nakaharap sa computer. And the whole year, hindi ko sila naramdaman na na-bore or anything. Siguro kasi may kalaro. Siguro kasi magkalaro silang dalawa. Kung wala si Gwen, baka may malaking problem. Tsaka marunong sila nga, lagi ko kinukwento pala, Erica, na marunong sila na nag-ano sila, nag-pretend, o, Mama, let's pretend we're in a hotel. Ganun. We're in a beach, di ba? Yung sabi nila, okay lang daw hindi makapag-swimming sa beach, di makapunta sa hotel, di makaswimming kasi meron naman kami inflatable sa bahay. Yun na lang daw yung iset up. Parang ganun. Siguro malaki talagang bagay dun sa mga magulang. Kasi if you will show na burnout ka, na inip ka, na bagot ka, mainit ang ulo mo, matatransfer yun sa kanila. Baka ma-absorb. Yes. Absorb, makukuha nila yun. Si mama, ganyan. Di ba, kung ano, monkey-si-monkey. Parang nakikita nila, yun din. Totoo yung absorption. Kaya dapat yung mga magulang, lagi ko sinasabi yan eh, kaya I'm really not for yung face-to-face na ang rason ay dahil ang mga bata ay nababagot sa bahay.
ka sa mga magulang palagi. Na kahit gaano kaliit yung bahay mo, gaano ka wala kayong internet and everything or whatever, nasa inyo, nasa atin yan, nasa atin yan. Kung mababagot sila, mababurnout sila sa bahay. Imagine mo, bata na burnout, di ba? Ano naman nila natutunan sa buhay nila yon? Eh di nakita nila yon sa mga iba, sa mga matatanda, sa kasama sa bahay. Di ba? Yeah. That's that's very helpful, ha, Beth, yung mga creative place. Kasi gusto maglaro ng bata, tapos we're on our phone. Wala tayong time sa kanila. So, nabubore talaga sila. But if we allow them to channel their energy, diba, we get to bond with them, we get to enjoy, see things from their perspectives, and be able to influence them kung ano yung dapat isipin, kung ano yung dapat pag-usapan, how to process the information that they're getting online. Tsaka ano, bigyan mo ng task. Si Kate may task. Alagaan niya si Gwen. Alam mo yon? Ano? Si Gwen. Supplyan mo si Gwen. Check mo si Gwen. I have to do something. For example, magluluto. Iwanan ko sila ng trabaho. Magsulat kayo. Yeah. You have to do this alphabet. You have to write this. O kaya mag-play kayo ng clay nyo. And make like this. Ganyan. Alam mo yon, para ano lang, para habang nakakapagtrabaho ka, meron din silang, busy din sila sa kanilang mga ginagawa. Ganun yung para sa akin, ganoon yung ano. Ganun yun para hindi mo naman sila pwedeng bantayan palagi kasi meron ka rin ibang ginagawa. Diba? So, yeah. Ano lang, konting ano lang, creativity on part of parents. Yes. And may mga serendipitous decisions tayo na parang pag inisip mo, mag-work ba to? But if you know that it is right, if you know that it is right, then you get surprised kasi everyone gets to enjoy it. I would to share, our family has always been into dogs. So lumaki kami talagang laging may doggies. But for some time now, laging malalaki yung dog. So the kids are not able to play with them. But we're hesitant to get more kasi syempre aalagaan mo and may kakainin mo pa, di ba? Syempre mga adults in the household, naku, dagdag na naman yan. But you know, when I got two puppies for Gab on his graduation, nag-graduation kami from nursery. Congrats! Uy, congrats! Oh, thank you! Aba, ang nangyari dun. Now, he's taking care of them. Tapos, everyone is buying stuff for the doggies. Talagang pinututbrush nila, nilalaro nila, nakausap nila. So it reminded me of the time when I was growing up and we were playing with the dog. So yung those simple exercises that allow you to break, nabibreak yung mga routinary conversation topics. Parang naturuan mo na rin ng responsibility. Yes, anak mo si Gab, diba? Nabasa ko yan yung mula na ano. But bigyan, it's good na meron silang pet. It doesn't have to be dogs or anything. Iba bird, kasi yung dog medyo alagain, diba? Yung bird o kaya fish, tapos ipi-feed nila yon. Kasi yung parang discipline and to handle responsibility, yung natuturo mo doon sa bata. Diba na, everyday, ganitong oras, kailangan papakainin mo yung fish mo. Kasi kami dito sa bahay, bawal ang dog. Kasi mga diabetic, so baka daw makagat, mahirapan gumaling, diba? So bawal dogs dito sa amin. Yes, so, ganun. O kaya naman, nakita ko kasi sa mall, merong mga puppy na battery operated. Ah, meron si Mikkel yan! Yung totoong dog. Yun, diba? Meron si Mikkel naglalakad. Actually, naglalakad pa, no, diba? Si Mikkel meron. Actually, si Gwen nga yung pet ni Kate kasi cat daw si Gwen. Diba? So, pinipet niya si Gwen, diba? Yeah. Ganun ba, diba? Para may response. Iba kasi talaga ang nagagawa ng ano nung pet. Diba, titignan mo lang, diba? Like, minsan, yung ano yung pusa nila, Tita Angel, madalas kasama sa cast natin yan, si Solo, si Yoda. Diba? Alam mo, makita mo lang, it brightens up your day, diba? No? Maging animal lover ka man or what. Kasi, parang ano, yun yung isa yun sa mga bagay na ano di ba? Na the little things, no? Para enjoy the little things talaga in life. Lalong-lalong na ngayon. That's one thing I realized lately, no? Na parang doesn't have to be like yung bonggang-bongga na tipong, ano? Yes. Oo.
Something I got to appreciate. Tsaka don't take things too seriously most of the time. Sometimes it helps na to lighten up, chill, to no, be chill. Happy. Oo, diba? At least para ano lang tayo. Okay lang tayo, diba? Happy lang. Happy vibes. Yeah. Totoo. Tsaka kapag na-realize, hindi lang ikaw yung nag-iisa. True. Complimenting what Kikay and Gina are saying, find reason to celebrate. It doesn't have to be a grand event. It doesn't have to be a birthday. On a weekend, magkaroon kayo ng small celebration. You know, anything that that's worth recognizing. Magluto kayo ng something special. Bumili kayo ng mga balloons. You know, no one is telling you na bawal na maghanda. As long as it's within your means, hindi kailangan masyadong ingrahin. Eh, kayo lang ba? Sa bahay nyo lang po pwede naman. Zoom party, diba? Yes. Meron din ako, gusto ko rin i-practice sana. Isip ko lang, Michelle, nung weekend sana. Kaso, mali pala ako ng araw na pinili. Sabi ko, the whole week, sobra kong pagod, diba? Yung dalawa yung estudyante ko ngayon and come next week, tatlo na sila. So, si Gab naman, di na bantayan kasi grade 8. So parang half day, every day, naka-focus ako dun sa dalawa nag-aaral. Tapos magsasubmit ka ng assignment, requirements, everything. Sobrang ayoko na, papagod na ako, ganyan. Tapos nung Saturday night, napaisip ako, sabi ko sa asawa ko, I want to rest tomorrow. Sabi ko, Sunday naman, di ba? Rest day naman dapat. Hindi ako magluluto. Kasi yung parang bulk ng time mo sa pagluluto eh. Diba, breakfast, tapos maglilinis-linis ka, tapos lunchtime na pala magluluto ka na naman. Diba? Hindi ko magluluto tomorrow. Sabi ko, magpapadeliver na lang tayo the whole day from breakfast hanggang evening para rest naman ako kahit papaano. Kaso, hindi ko nagawa. Kasi, pag Sunday dito sa amin, walang restaurants. Diba? So, luto ka pa rin. Kahapon pa rin ako nagluto. O, ganyan. Walang restaurants din dahil naka-MECQ. Stop lahat. Ano lang, ang bukas lang ay gasoline station, water station, mga supermarket, no? Wala rin supermarket. Ah, wala rin talaga? Pharmacy, gas station, water station. Yun lang ang buka sa town namin. So sabi ko, okay, sige, sa susunod na lang, ibahin natin yung araw. Saturday na lang daw. Saturday yung rest day mo. Yun, na mag-rest ka. Kasi at least nakaka, yung burnout mo the whole week, baka sakali umayos-ayos. Dami kong natutunan ngayon. Unang-unang, Michelle, i-rundown natin, para doon sa ating mga kasambahay, yung mga kakagising pa lang, diba, Yung drink una, water! Tumatak sa ating yan, can you tell us again kung ano yung mga dapat nating tandaan, para how to get by, dealing with the new normal burnout? Okay, so, wala nang discussion. Burnout is real. COVID is real. Yes. It's here to stay for some time. Kaya itong mga forms of exhaustion na nakaka-swamp sa atin, we have to address, especially when you figure out na nasa honeymoon stage na, nadideplete na yung energy, wala ka ng creativity, then it leads to chronic stress, nagiging burnout and habitual burnout. Ang importante, you are able to take time for rest, quality rest, spend time with your loved ones, but also value your me time, get into some physical activity, whatever it is that is easy for you at the onset, baby steps. Hindi kailangang mag-yoga kung hindi ka pa use sa stretching. So, umpisa mo dun sa kaya mo and then make it progressive. If you can get a coach to help you with those physical activities, do so. Marami kang makukuhang information online as well. Then don't forget to eat nutritious meals, mind your diet, and complementing that, stay hydrated. Then improve your ability to relax by interjecting creative activities into your day. And doing that as much as possible with your family. Ang gusto ko lang idagdag, ladies, yung bang burnout kasi, it can be a medical condition eventually. Yes. So if you know that you need intervention, seek help. Don't be your own doctor. Seek help. Kasi yung pressure can be too much for a lot of us, not only when it comes to dealing with our personal situations, but also with our
with our relations yung sa mga tao sa bahay. So find the right treatment, have a conversation with your doctor, or reach out to a therapist. So this is what we're doing at Talk Shop. Dati, yung mga programs namin are mostly on personal effectiveness, communication, and they still are. But most of the programs now have become talk therapies. So hindi lang siya ordinary nice. Na you will be there and you will listen. Oh. You take part, you engage, you share lessons. It becomes cathartic for a lot of students and professionals to be engaged in conversations, and it takes like 1 or 2 hours per session when they are engaged in conversations with people from different professions, sharing the learnings and then listening to tips, whatever worked for others. So magandang avenue yon for a lot of professionals and students who've had a long week. That's why we normally schedule this at the end of the week after office hours or over the weekend. So that's how we've also adjusted the programs in the new normal, because we know that while many would get in touch with us at Talk Shop for competency enhancement, competency building, we have to get out of the way yung mga realities like anxiety, stress, and burnout that everyone is dealing with before we can interject kung ano yung kailangan in lifting up their communication skills, efficiency, workplace efficiency, and leadership capacity. Maganda yan. Maganda I love yun, ay, so Sheila. Nakakapaglabas ka ng saloobin mo, di ba? Hindi lang one way, two-way pa yung communication mo. Maganda, diba? Maganda yan. Mm-hmm. All right? Yeah. Okay. Sheila, na-mention mo na rin ano, yung isang bagong addition nyo sa ano sa Talk Shop. Ano, para doon sa mga interesado who want to participate dyan, sana mention yung tama ba ako, talk therapy na in-offer nyo sa workshop. Paano ba, how do they get in touch with you? Diba? Alam mo naman, kapag ganyang usapan, alam mo naman, we like it. Yes, ano? How do they get in touch with you, and ano po ba yung inyong mga social media pages? Well, the sessions are ongoing. They can sign in anytime. They can sign in for a session, 2 sessions. Some are enrolled for 10 sessions or 20 sessions. Just give us a call at 0917-894-5588 or 0917-790-5588. So these are programs that can complement whatever enriching exercises you're already doing in your life, or whatever interventions you're already getting from your own therapist or doctors. Kasi when we picture therapy, naiisip natin may couch, di ba, may lamp, may plant, meron kang kausap, how do you feel today? Na nag-take down ng notes. Oo. And this is something that we can now do in the privacy of our homes, with a lot more intimacy, kasi you're able to discuss what you need to discuss with our licensed coaches in classes that are guaranteed to expose you to meaningful conversations and reflective insights. Thank you so much, Sheila. Itong Wellness Wednesday, it's also talk therapy for a lot of us, for the viewers. Totoo. So it's always enjoyable to be here, ladies, yes. to hear insights, to share views, and to make it a good day for the viewers. Totoo yan. Yeah. It's a Wellness Wednesday. I just want to have a good day, Ma'am Sheila. Well, I just want to let you know that I feel good every time we talk to you. Oo. Yes. Oo yan. Sana araw-araw. Have a nice day po. Thank you so much, Ma'am Sheila. Kitay and Rina.